Kababayan ko, umuumang na. Ngayong darating na 2028, ang aga naman ng inyong kampanya, Salpanelo. Inuumang na po ngayon, mga kababayan ko, sa rally ng SMNI ang 2028 Tandem Duterte-Duterte. Pahirap, pahirap. Mga kababayan ko, kayo po ba ay papayag ng Duterte-Duterte tandem sa 2028, mga kababayan? Yan po ang inuumang neto ni Salpanelo na inaawit sa mga rallyista nung rally. Abay, panoorin po natin to, mga kababayan ko, at wag mong kalilimutan na mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko, at wag mong kalimutan na i-hit yung notification bell kung bago ka pa lang sa channel ko, at pagka-subscribe mo, mag-comment ka dito at pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Let's do this! Pagkatapos tayong tumulong sa kanila, pagkatapos na binigay natin ang ating panahon, ang ating lakas upang sila iluklok sa kapangyarihan, nakalimutan hindi lamang tayo, nakalimutan na ang bayan! Ayan po ang mga katagang binitawan neto ni Salpanelo sa rally ng SMNI. Ang una niyang binitbet, mga kababayan ko, sasagutin ko lang po based on my own opinion. Utang na loob po ba ng mga Marcos na sumupo na sumuporta po kayo? Nakalimutan din daw po ng taong bayan, mga kababayan ko. Nakalimutan din daw po ng taong bayan ang taong bayan. At ano pa, kababayan ko, sinabi niya, ulitin ko yung dalawa. Kung sa utang na loob, mga kababayan ko, nagbabinoto po natin sila, hindi nyo po pwedeng gawing reference yun para maging utang na loob po ng Pangulong Marcos sa inyong mga nagrarally dyan na mga taga-kingdom. Unang-una po sa lahat, taong bayan po kayo. No? Taong bayan po kayo. Hindi po kayo, hindi lang po kayo ang tao sa mundo at hindi lang po kayo ang tao sa Pilipinas. Tandaan nyo po, binoto po ng 31.5 million Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos. At kung tutusin po yung inyo pong ano, inyo pong hanay, mga kababayan ko, dyan sa kingdom, ay wala pa po sa 1 million. Kaya hindi lang po kayo ang taong bayan, hindi lang po kayo ang Pilipino. Tuloy natin, sinabi mo, ha? Pagkatapos tayong tumulong sa kanila, pagkatapos na binigay natin ang ating panahon, ang ating lakas upang sila iluklok sa kapangyarihan, nakalimutan hindi lamang tayo, nakalimutan na ang bayan! Ang galing, ha? Nakalimutan na ang bayan! Ang bayan! Hindi ganun tayo nakalimutan, nakalimutan, dekali, mekali, 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 mekos, mekos, ang bayan! Ang galing ni Salpanelo, no? Nakalimutan na yung mekos, mekos, itong yung bagis, mekos, itong bayan! Overreacting to si Sal. Paano po nakalimutan yung taong bayan? Eh samantalang po, para sa taong bayan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo po ito. Mawaleng galang po, no? Hindi lang po kayo ang taong bayan sa Pilipinas. Tandaan nyo po, parte po kayo ng taong bayan sa Pilipinas na maliit na populasyon na inaalagaan ng gobyerno. Hindi po kayo marami. Huwag nyo po ipilit. Tuloy. Dismayado si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kasalukuyang administrasyon, partikular na kay Pangulong Bongbong Marcos. Nadismaya ka pa, di ka lang napapunta sa posisyon. Ano? Hindi rin maglalagay si Pangulong Bongbong Marcos ng epal. Diba? Bukod tangi ka na inaaway mo yung Malacanang press corps. Paano ka tutulungan ng gobyerno?
sinasabi ko, ha? Ba't ka tutulungan ng go? Ba't kayo papasok dyan? Eh kung pati Malacanang press corps, inaaway mo. Nung panahon ni Doni Pangulong Duterte, naging tagapagsalita ka ng Malacanang, ano ginagawa mo? Binabasag mo yung mga press. Kinakalaban mo. Ano ginawa sa iyo? Ginagawa sa inyo? Binabanatan kayo ng binabanatan. Di ba? Oh, tuloy. Junior, kaya naman hirit ni Panelo sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. At sabi ko sa kanya, Ito, nakakatawa to. Ito, panoorin nyo, nakakatawa to mga kababayan ko. Ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice presidente ng bang. Oh, yan. Ako, sa kanya nanggaling yan, ha? In short, mga kababayan ko, the next president, sabi ni Sal, is Sara Duterte for president for 2028. Sabi ni Sal, mga kababayan ko, and former president Rodrigo Roa Duterte for vice president. Inuumang niya na gusto niyang mangyari Duterte-Duterte sa 2028. Imagine ninyo, si Duterte na upo. Ang daming namatay. So war on drugs. Ngayon mga kababayan ko, dalawa pa silang iuupo nyo. Good luck sa Pilipinas. Ayoko na tumira. Aalis na ako ng bansa. Ayoko na ganun. Tuloy. Para sa abogado, wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ay, marami. Marami. Alam mo, hindi pa pwede na walang makikita ang taong bayan. Ano sabi niya to? Limanagin ko, ha? Tutoy natin. Ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bang. Para sa abogado. Palike nga ako ng livestream natin. Palike ako, ha, palike. To, wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Anong wala kang makikitang karapat dapat? So ang karapat dapat lang sa 2020 sa 2025 sa 2028 si Pangulong Duterte lang at si Sara lang para sa inyo. Sila lang ba ang kandidato na pwede ipambato dito? Ah, bakit? Ako, mga kababayan ko. Oh, pwede natin ipambato, mga kababayan ko, for vice president, mga kababayan ko. Kung sino, si Senator Aimee. Oh, andyan si Erwin Tulfo, mga kababayan ko, di ba? For 2028, Erwin Tulfo, Senator Aimee, andyan mga kababayan ko. Meg Subiri, andyan mga magagaling na politiko for vice presidency. For president, mga kababayan ko, kung meron pa tayong presidente noon. Pero for prime minister, mga kababayan ko, andyan si Martin Romualde, andyan si Sandro Marcos, di ba? Kung ayaw naman nila kay Sandro Marcos, di ihalagay natin si F.L. Lisa, lalo magurgur itong mga to. Di ba mga kababayan ko? O kung ayaw nyo naman, mga kababayan ko, sa 2028 na may lalaban pa, napakaraming mga politician na nasa underground ng mga ang magagaling. Di ba mga kababayan ko? Tapos sasabihin nyo, Vice President Gibo Teodoro, special, di ba? Total naman, appointed ni Kiboleng. Inappoint ni Pastor Kiboleng. Oh, pwede rin si Gibo Teodoro. Ang lakas-lakas din yan. Di ba, mga kababayan ko, for 2028? O, ang gusto nyo naman, sa senatorial, mga kababayan ko, lagyan natin si Attorney Larry Gadon para hindi makapalag tong mga to. Di ba, mga kababayan ko? Oh. Ang dami-dami, Lisa Martin for President and VP. Pwede! Maganda rin! Para may continuity ng trabaho. Diba? Oh, pwede rin. Pwedeng Sandro. Kaso nga lang, bata pa si Sandro. Diba? Gibo Teodoro Martin Romualdez. Magandang tandem lahat talaga lahat yun. Ay, oo, promise. Gibo Teodoro Martin Romualdez. Ay, magandang tandem sa 2028. Pero kung Duterte-Duterte ngayon pa lang, ay, di na. Hindi na mga kababayan ko, mahirap na ipagkatiwala sa kanila mga kababayan ko. Ang daming namatay na kababayan natin, matakot kayo. Tuloy natin. Kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Bilib na bilib ang dating kabinete. Ay natural, bilib na bilib talaga yan. Eh ano ka ba? Bilib na bilib talaga si Salpanelo. Eh pasahurin ng taong bayan niya nun pa. Ano ba kayo mga kababayan? Extra income din yan mga kababayan ko ha? Kaya todo ganyan niya ngayon. Tuloy. Ang Noy Duterte administration dahil kitang-kita nito kung papaano niya magtrabaho ang mga Duterte. Nakita niya daw kung papaano magtrabaho ang mga Duterte. Sabi niya yan, mga kababayan ko, ha? Sabi niya yan, ha? Sabi niya, mga kababayan ko, kitang-kita niya daw kung papaano daw magtrabaho ang mga Duterte. Tuloy. Ano ba sinimula niya? Sinira niya ang sindikato ng mga droga! Uy, mali ka dyan, mga kababayan ko. Ang sabi ni Salpanelo dito, sinira daw ni Duterte ang sindikato ng mga droga. Mga kababayan ko, sindikato ng mga droga ang sinira daw ni Duterte. Mga kababayan ko, sindikato pala yung mga small time para sa kanya. Pero yung mga big time drug lord, mga kababayan ko, nahuli ba nila? Mga kababayan, wala. Diba? Asong-aso eh. Diba? Wala kayong nahuli. Wala kayong nahuli ni isa na naipakita nyo sa taong bayan na itong drug lord na to ay nagaling ganito. Pero mga kababayan ko, sa mga small time, mga runner, na mga ordinaryong Pilipino na nalulun sa masamang bisyo, yun ang dinali nila. The solution is ubusin yung mga runner at pusher. Huwag nang ubusin yung mga supplier. O, tuloy. Tinanggal niya ang mga tiwaling opisyal. Eh bakit? Ano daw? Kasama na ang mga miyembro ng kabinete na napahira ng korupsyon. Talaga ba? Tinanggal niya daw yung mga opisyal na nabahiran daw ng korupsyon at gabinete. Eh bakit noong 2018, na-issue ang PCSO na hindi nagre-remit ng tama sa gobyerno, hindi nyo tinanggal si Sandra Cam? Until the end of his administration, eh hindi niya natanggal. Di ba? Si Batola nasa gabinete niya yon. Under ni Batolan si Sandra Cam. Eh, nagbibibida si Sandra Cam dyan, eh, ba't hindi niya napatunayan, mga kababayan ko? Tama ba ako, mga kapatid? Ha? Oh, nakabisto ng ano, nakabisto ng PCSO issue, mga kababayan ko, si Batolan. Ay, si ano, COA. Hindi nagre-remit ng 2018 ng pondo na 18 billion pesos sa gobyerno ang PCSO, bakit hindi pinatanggal? Ha, hindi pinatanggal. Neto, ni Duterte yung si Sandra Cam at si Batolan. O isa pa, may 51 billion ng problema ang First District ng Davao, 2017, 2018, 2019 kinuha ito. O bakit hindi niyo mailabas? O bakit hindi niyo tinanggal 'yan? O tiwaling opisyal 'yan. Pera ng taong bayan 'yan. O ba't hindi rin tinanggal ni Duterte yung sarili niya? Kung galit siya sa tiwali. Bakit, mga kababayan ko? Biruin niyo, bumili ng presidential plane na itinago sa publiko na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong pera ng taong bayan at ginamit ni Duterte, mga kababayan ko, upang gamitin niyang private plane niya papunta ng Davao to Manila, mga kababayan ko, na isang Gulfstream 280. Na itinago sa publiko for 2 years, mga kababayan ko. Diba, tiwali po yan? Paano ko po nasabing tiwali, mga kababayan ko? Ang hindi pagsasabi ng totoo sa publiko at paggamit ng pera ng taong bayan na tinatago. Bakit ko po nasabi, mga kababayan ko? Because nasakyan ko na po kasi yung Blue Jet, ginawang public ni Pangulong Bongbong Marcos. O, sige nga, mga kababayan. Grabe, di ba? Tapos sasabihin nyo, tiwali? Diyan po ba yung gusto nyo ihanay? Alam nyo po, Sal. Alam mo, takam na takam po kayo sa posisyon ulit sa loob ng palasyo sa totoo lang.
Alam mo ko, matanda lang po ako. Nasagot ko na po kayo ng todo-todo. Kung politiko lang po talaga ako, mga kababayan, patulang ko po kayo. Kung pwede lang ako tumakbo eh. Sa totoo lang eh. Plus babarubaling ko po kayo. Walang problema dun. Kaso hindi ko porte eh. Hanggang dito ako eh. Diba? Datang tinanggal yung kurap, tinanggal yung ganito. Asan ang kurap na tinanggal niya? Eh yung mga kurap nga sa bigas, sa smuggling, andya dyan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Huwag nyo sabihin nagwala tayong smuggling, mga kababayan ko. Ilang beses na sangkot ang Pilipinas sa smuggling. Dahil sa mga bigas na ini-import natin. Diba? Huwag nyo pong sabihin na magaan ang buhay ng taong bayan noong panahon ni Duterte. Mga kababayan ko, hindi po naging magaan ang pamumuhay natin noong kasinungalingan po yun. Masyado lang pong binulag ng mga Duterte ang mga Pilipino sa padramang epekt na ginagawa nila. Diba? Nanabik lang ang taong bayan. Aminin niya at aminin niyo sa hindi. Nanabik ang taong bayan sa isang Marcos, mga kababayan ko, at naghanap ng kalinga ng isang totoong Marcos at akala nila si Duterte yon. Hindi kayo, hindi porke na nagkaroon ng mayor na naging presidente, akala nyo okay na yon. Hindi po ganun, mga kababayan ko. Kaya Mr. Panelo, ayusin nyo po yung sinasabi nyo, may mali po kayo dyan. Tinakot niya ang mga kriminal, kaya mga tao'y nakakalakad ng walang pagkatakot. Totoo naman yan, tinakot niya talaga yung mga kriminal. Paano niya hindi tatakutin yung kriminal? Liligwakin niya eh. Pabor naman ako doon, pero mga kababayan ko, kriminal ha, hindi po yung mga taong gusto magbago. Sa EJK, mga kababayan ko, saksakan ng dami. Kahit tinakita ko na po sa inyo how many times sa paalam.org, and nakita nyo kung paano gano'ng karami ang mga nadamay. Biruin nyo, mga kababayan ko, at age of 9 years old, dumahawak ba ng pinagbabawal na gamot dyan para mamatay sa kamay ng ating mga kapulisan? Imagine that, mga kababayan ko, the worst scenario in the Philippines way back noong 2016, 2017, and 2018. Nakakapaglakad ka nga dyan, mga kababayan ko, di baling magkaroon na lang ng martial law, mga kababayan ko, kaysa naman yung ganito, gito, kaliwaan ng mga nangyayaring patayan. Shoutout kay Mark Ramos, pakiyakap, pakilaplap, pag nyong kakalimutan yan, ha? Mabait yan, nangangain yan. Parang si Direk Perdi rin yan. O, tuloy natin sinasabi ni Sal. Sa kalsada! Bukod sa paglaban sa kriminalidad, malaking ginawa rin ang Noy Duterte Administration sa usapin ng transportasyon at infrastruktura. Ayan, bibida yung build. Gusto nyo magkaalaman. Oh, sige. Let's do this. Sinulong niya rin ang nakamamangha, nakalulula na mga infrastruktura sa ating bansa. At ngayon tayo lahat ay nakikinabang. Isinulong ni Pangulong Duterte ang build. Okay. For correction purposes, let's do this. Panahon pa lang ni Gloria, mga kababayan ko, meron na pong tinatawag na si Gloria ang proyekto dyan. Nung nawala si Gloria, hindi natapos yung termino ni Gloria, pagkababa ni Gloria, pinalta ni Pinoy ng PPP. Mga kababayan ko, pinalta ni Pinoy ng PPP. Ha? Ang pinakaunot dulo po ng lahat ng ito ay si Gloria. Okay? Yung mga LRT papuntang Bulacan, kay Gloria pa po yan. Hindi po si Duterte. Okay? Kung may aanihin ng credential dito, dapat si Gloria. Kasi kay Gloria nag-umpisa yan. Oh, nung di natapos ni Gloria yung panahon na yan, mga kababayan ko, napunta proyekto kay Pinoy. Ang ginawa ni Pinoy, PPP, mga kababayan ko. Private Public Partnership, mga kababayan ko. Tapos nung nawala si Pinoy, pinalta ni Duterte ng build. Mga kababayan ko, build ng ginawa ni Pangulong Duterte. Inutusan niya si Mark Villar, mga kababayan ko, na gawin niyo itong infrastructure na ito, ito yung gawin natin. At yung mga mamumuhunan, mga kababayan ko, is mga private companies. Ano yung private companies, biyahe ni Koy, na sinasabi nito ni Sal Panelo na pinagawa daw ni Pangulong Duterte? Eto ha,
Mga kababayan ko, tatapating ko kayo. Yang mga sinasabi ni Sal Panelong ito, ito, babanggitin niya. Sa mga kalye, sa mga expressway, sa mga skyway, at lahat ng mga infrastruktura na matagal nang napabayaan ng ilang gobyerno. Oh, yan yung sinasabi niya. Sabi ko sa inyo, di ba, napabayaan. Hindi napabayaan yun. Matagal talaga ang proseso ng continuity pag-project. Okay? Kasi nagtatalo. Ngayon, mga kababayan ko, papalit-palit ng kontraktor eh. Naging BF pa nga dati yan hanggang sa napunta sa WCC. Ang kumpanya na humawak doon at tagtuloy ng build. Eto yan, mga kababayan ko. Kasinungalingan yung sinasabi ni Panelo, pasisinungalingan ko dito yon. Alam niyo kung bakit? Hindi pa po, yung pagtatayo po ng building na yan, DPWH po ang nanguna. Totoo po yan. Mga kababayan ko, DPWH, private company, pero private company po ang pumondo. For example, Skyway, sino po dumadaan sa Skyway dito? Ako po, dumadaan po ako sa Skyway pagpapunta po ako ng airport, pag ayoko pong malate. Mga kababayan, dyan po ako dumadaan. Magkano po mula dito sa amin hanggang papuntang airport? Mabiruin nyo yung toll gate, mga kababayan ko, umaabot po ng 400 pesos. More than 400 pesos po ang binabayaran ko, mga kababayan. Yun po ang aking binabayaran, mga kababayan. Ang masakit po nito, mga kababayan ko, yung 400 pesos po na binabayaran ko sa Skyway, hindi po sa gobyerno na pupunta diretso yon. Napupunta po yun doon sa private company. Oh. Sinong private company na humahawak ngayon sa Skyway? San Miguel Corporation. Sila yung pumondo para magawa yung Skyway na yan. Sila muna ang mamamahala for 30 years. Now you know, for 30 years sa San Miguel Corporation yan. After 30 years, mga kababayan ko, pipili tayo ulit kung mababalik na ba sa government or magpapatuloy sila. Mga kababayan ko, for 30 years ha, 30 years, imagine niyo 'yon. Ang gobyerno natin, kukampramput lang, buwis lang ang nakukuha. Pero yung kita, mga kababayan ko, ng Skyway is papupunta unang-una, mga kababayan ko, sa San Miguel Corporation. Kaya yung sinasabi nilang nakakalula na proyekto ng Pangulong Duterte. Nakakalula talaga yung problema. So totoo lang, nakakalula talaga yung problema na yon dahil imaginein mo, gamit ang proyekto na ang nakatirik sa pag-aari ng gobyerno, ang gobyerno buwis lang ang nakukuha samantalang yung kita nakukuha ng mga taong nagpapayaman, mga oligarko. 'Di ba mga kababayan ko, kaya nga ang San Miguel Corporation atat na atat mabuksan yung Bulacan Freeport Zone eh. Bulacan Airport eh. Bakit? Pera na naman. Oh, 'di ba? Ayan ang totoo, mga kababayan ko. Sa tingin niyo po ba kumita po ba ang taong bayan kahit may mga nakakalula po bang infrastructure? Hindi po. 30 years bago natin pakinabangan siya, mga kababayan ko, to be honest. Aminin natin sa hindi, pinakinabangan ba natin pagbubukas noon? Mga kababayan, hindi rin po. Tax lang po talaga ang meron tayo doon. Doon po kawawa mga Pilipino. Pero kita po noon, mapupunta po sa San Miguel Corporation, sa mga namuhunan. Kasi yung Pilipinas, mga kababayan ko, walang pampuhun, walang pampagawa ng Skyway. Oh. Tuloy. Yan ang itutuloy ng Duterte sa 2028. Hala? Narinig niyo yun ha? Yan ang itutuloy ng Duterte sa 2028. Baon na tayo sa utang. Hindi na ako magtataka, mga kababayan. Sara is running for 2028 per presidency. Tutuloy niya yung proyekto na nabidbin sa Davao. Yung LRT, Sara, na in the history na Davao lang ang meron. Connect, hindi matutuloy. Tuloy.
Samantala, sa kanyang muling pagdalo sa ikapitong araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, muli nagpahayag si Atty. Sal ng kanyang suporta para sa buting Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Okay lang, magpabot ka ng suporta mo doon. Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI dahil sa pinagdaraanan itong panggigipit ng kasalukuyang gobyerno. Ako lang ha. My brothers and sisters sa SMNI, alam niyo nagkasama-sama tayo. No? Mga kapatid, ang pinupunto lang po dito is humarap po si Pastor Kibuloy. Kung hindi po siya humarap, wala naman pong problema. Andiyan naman po ang korte natin siya magpapaharap. Kung ano man po yung problema sa prangkiso niyo po, pamunuan niyo po talaga may problema dyan at si Ka-Eric. Kay Ka-Eric po kayo dapat naghuhurumentado kasi boka po ng boka wala sa ayos. Tuloy. Dahil dito, hinimok nito ang publiko na makiisa sa panawagan hindi lang ng mga supporters ni Pastor Apollo at ng SMNI, kundi ng bawat Pilipinong patuloy na inaapi at niloloko ng mga pangakong tuluyan ng napako. Yan ang problema. Tuloy. Balik nyo sa inyong mga bahay, sa inyong mga pamilya. Sabihin nyo sa kanila. Ano? Ito na. Anong sasabihin sa mga pamilya nila? Yung nagsasabi mo dito. Sino ba di bukas ang isip ng mga kababayan natin pagdating sa build? Ang panahon, huwag tayong manahimik. Sumama kayo sa bawat panawagan ng pagtitipon ng pagkakaisa, sa bawat panawagan ng katarungan para kay Pastor Kibuloy. Kayo, tatanungin ko kayo, papayag ba kayo sa 2028, mga kababayan ko, Duterte? Diba? Mga kapatid, ang aga nga ng pangangampanya ni Panelo for Duterte. And I cannot imagine, mga kababayan ko, na kung Duterte sa 2028, ngit pa, mga kababayan ko. Eh kung nagawa nga ni Duterte, eh anon din si Duterte na magpapatakbo dun. Talaga nga nakakatawa nga to si Sal eh. Pero yung mga inuumang niya na kagad ang aga-aga, bakit nangingilabot ka ba? Kung tatakbo si Martin. Iantayin niyo maging federal form of government, doon na lang tumakbo si Duterte sa Mindanao. Boto niyo yan. Sige, ikampanya niyo, ihalal niyo. No, mapupuno na naman ang tao sa sementeryo. Mga kababayan. Ay, bahala kayo. So ikaw, ilaban nyo ng ilaban. Ako na nagsasabi, mapupuno na naman ng tao sa sementeryo. Buhay na naman ang industriya ng kabaong. Buhay na naman, magsusulputan na naman ng mga purinarya. Wow, bahala kayo mga kababayan. Sinasabihan ko na kayo, ha. Demokrasya yan, demokrasya. Diba? Demokrasya yan ang demokrasya. Dadami na naman ng mga kurso na kukuha ng suportorero. Mag-aaralan na naman ng ano, na in-demand na naman ng imbalsamador sa Pilipinas noon. Diba? Diba? Hindi ba kayo nadadala? Duterte sa 2028, mga kababayan ko. Madugo yan. Sabi nga Duterte, huwag niyo ako iboto. It's gonna be very bloody. Tinutuo nga ni Duterte. O ang ending, mga kababayan ko, 'di ba? Sabi ko sa inyo, yung ibang ang kababayan natin, yung mga 4 years course, nag-ship ng ano, ng ng embalming course. major in anatomy. Kaya mga kababayan ko, sa 2028, abay in demand po ulit ang funeral parlor industry. yari na naman si St. Peter nito sa insurance. Madaming kukuha. Kaliwat kanan na naman ang damputan ng mga kuha ng mga purinarya niya. Matindi, Duterte.
Diba, mga kababayan? Ganun na mga, kaya humanda kayo. Pag hindi, pag madi kayo mayaman, mahirap kayo, yari kayo. Diba? Mga kapatid, oh, yun ang totoo doon.